kinabukasan mo ay sana'y magtagumpay. Handog sa iyo ng pag-ibig kong tunay. Malayo man tayo, magkayakap pa rin. Sa aking panala, kayo'y aking kapili. Sa aking padala, kayo'y aking kapili. Birthday! Sige, anak po ka muna dyan. Kulit muna ni Mami. Ta-da-da! Ayan, anak ha. Siyempre, may candle. Hala. Kompleto yan, ha? Siyempre naman. Oh, special yan, LG, ha? Sindihan mo na. Ayan. Hey. Yun. Okay. Sige. Kahit ano at magkakatotoo. Talaga po? Naman. Kasi birthday mo, anong wish mo? Alam ko na po. Ano? Dali. Gusto ko po mas malaking cake, tsaka po mas maraming handa. At syempre po, mas maging masaya tayong lahat. Tutupad din yan, anak. Kung mag-alala. Ayan, sige, kumain ka na. Birthday boy eh. Pahingi po ng juice? Siyempre naman. Noy, bakit po wala akong bisita? Eh, nung birthday po nung kaklase ko, ang daming pumunta. Ay kasi anak, hindi na ako nakapag-imbita. Galing pa kasi ako sa trabaho, kaya wala na akong oras para mag-imbita ng mga tao pa. Pasensya na. Kaya na. Kaya na tayo. Thank you. Huwag ka nang malungkot, ha? Alam mo, may regalo kami para sa'yo. Sandali, ah. Oh, ayan! Here! Yay! Siyempre, para sa'yo to, baby. Happy birthday! Happy birthday! Oh, akin po talaga to? Siyempre naman. Buksan mo na. Iyan ang puro laman. Basta, buksan mo na. You know? Wow! Ang ganda-ganda, oh! Ay nga po pala! Nay, tengi pong cake! Dadaling ko po dun sa kaibigan ko, si Bitoy! Oh, sige! Lagyan mo na dyan. Dito na lang. Balik ka kagad, ha? Opo! Basta po, ihahatid ko lang kanila, Bitoy. Ay, syempre, bu-blow mo muna yung cake mo bago natin bigay kay Bitoy. Bago ko malis, blow ka muna. Taga. Gutom pa yata itong si LG. Go! Go! Go. Dalawa na lang! Yay! Happy birthday! Nakapag-wish ka na, ha? Opo! Kami na ka po! Sige, ito na nga. Bigyan mo na nga yung kaibigan mo. Bigay ko lang po ka na labito ito, ha? Sige. Ay, ingat ka! Magandang araw sa inyo. Narito tayo sa tanggapan ng Tuloy Aral Project. Ang bawat dumulog sa tanggapang ito'y naniniwala ang edukasyon at pagsasanay ay susi sa tagumpay. Sa araw na ito, susubaybayan ang kwento ng isang ama na balak makipagsapalaran sa Singapore. Dahil sa high school lang ang tinapos,
naging mahirap ang lahat para sa kanya. Sundan natin ang kanyang kwento at pagkatapos. Iugnay natin yon sa pinagdaanan ng isa sa Model OFW Family of the Year awardee noong 2005. Dahil sa ingenuity, hard work at angking talino, nagbago ang lahat para sa kanya. Tuwa si LG sa regalo mo. Mabuti nga. Kamili akong nakasale. Nagkasya ang budget ko. Hayaan mo na. Minsan lang naman sa isang taon mag-birthday ang anak mo eh. Oo nga eh. Sana nga dumating yung pagkakataon na makayanan na rin natin makapaghanda kahit papaano. May handa ka naman ah. Tigay isang plato. Nabili ko pa sa karinderiya dyan sa kanto. Saya naman ang anak mo. Alam ko. Ano to? Separation pay ko. Ah, akala ko ma-regular ka na. Akala ko nga rin eh. Cost-cutting daw sila. Nakakatuwa nga isipin eh. Hindi pala empleyado ang tingin nila sa akin. Isa lang pala akong cost. Pasensyahan mo na. Kasayin muna natin yun. Inom muna kayo. Ah, salamat. Sito dito. Ano pare, sumama ka na sa akin? Hmm? Saan naman? Eh, pinapupunta ako ng kuya ko sa agency niya. Kailangan daw ng mga computer technician sa Singapore ngayon. Maraming kailangan. Alam mo naman at tinapos ko eh. Mas mabuti ka nga, may tinapos eh. Paano ko naman mag-a-apply? Ah, eh. Pupunta na lang tayo doon. Tapos, sasabit na lang natin yung mga papel natin kasi natimbran na sila ni Kuya. Ako, kompleto na ako. Lahat galing sa rekto. Eh, paano naman ako? Sus, ako nang bahala sa'yo. Para ka nakasandal sa pader doon. Kailan tayo lalakad? Ngayon na.
Aplikante sa labas. Bakit ba parang hanggang ngayon dinadaga ka pa rin? Kasi ka lang, maniwala ka sa akin. Hello po. Sinong kapatid ni Mr. Padrino? Ako po yun. Kayo ba yung... Hindi. I actually replaced the recruitment officer. Hindi ko alam kung marunong siyang sumala ng mga aplikante dito. Anyway, saan school ka nga pala galing? Ako eh, nandyan ho sa diploma ko. Anong kurso ang natapos mo? Ma'am, nakita niyo ho ba yung application ko? And you are? Glenn. Glenn Santa Maria. Oh, I see. Mr. Santa Maria, we're actually looking for computer professionals. We need them in Singapore. We actually offer a very good compensation package. I'm just wondering if a high school graduate like you knows exactly what the job entails. Ma'am, computer literate ho ako. Natuto ako sa opisina ng pinanggalingan ko. Mr. Santa Maria, have you seen all the resumes of all the applicants here? They can even... Can you even speak straight English? Naku ho, ma'am, sabi ho kasi ng kuya ko, magpasa lang daw kami ng papeles eh. That's correct. Anyway, we all have all your documents here. Please don't call us. We'll call you, okay? Parang lito, tara na nga. Hindi tayo pumunta dito para ma-insulto lang. You're saying something? Hey, you, ma'am. You listen to me. You listen very well. The agency give you a job, but you did not job it well. What? Ang sabi po niya, binigyan ka raw ng trabaho ng agency, pero hindi mo raw ginawa ang trabaho mo. Eh, ikaw rin pala hindi marunong mag-English. Pwede ba kayong dalawa? I don't need you here, okay? Get out. Mrs. Corey, can we have the next topic? Hey, we don't need you too. Applicant, please. Next applicant, please. Oh, mag-a-apply ka ng trabaho? Hindi. Mag-enroll ako sa computer school. Computer school? Oh, iniisip ko. Wala akong mapapala dito kung dito lang ako sa Pinas. Mas malaki yung pag-asa natin guminhawa kapag makapagtrabaho ko sa ibang bansa. Eh, di ba sinabi mo sa akin na pinagtawanan lang kayo ng paring lito mo dun sa pinuntahan yung recruitment agency? Nagising nga ako sa pang-insultong yun eh. Ano ba naman yung panglalaban ng isang katulad ko na high school graduate lang? Diploma ang kailangan ko, Lisa. Pero... Lagpas 30 anos na ako. Hindi pa ako senior citizen. Kaya ko pang bumalik sa pag-aaral. Kukuha ako ng certificate program. 2 taon lang naman yun eh. Matapos nun, madali na lang raw. Paano naman kami? Pinahiram muna ako ng kuya ni Paring Lito para sa down payment ng tuition ko. At yung separation payment ko. Eh, pagkasyahin muna natin yan hanggat sa makakuha ko ng part-time job. Kahit janitor lang, mayos na sa akin. Eh, total, halos gabi naman ang klase ko eh. Sigurado ka ba dyan? Hindi. Pero alam ko, ito lang ang paraan para matupad ang pangarap ko sa inyong dalawa ni LG. Paano tay? Alis na kami ah.
Sir Magno, alis na kami, ha? Bye-bye. I'll see you next class. Alis na po kami. Santa Maria, if I may ask, ilang taong ka na? Lagpas 30 na ho, sir. May asawa ka na? Opo. May anak na rin po. Bakit ka nag-aral uli? Gusto ko po matupad ang mga pangarap ko, sir. Gusto mong bumuti ang buhay ng pamilya mo? At magkaroon ng pagkakataon para makapagtrabaho sa ibang bansa. Alam mo ba kung ilang taon ako nung magtapos ako ng kolehiyo? Hindi ho, sir. I was 40 years old. I admire your decision. Bakit ho, sir? I'm congratulating you for your determination. Come on! Alam mo, mag-aral ka lang ng maigi, matutupad mo lahat ng binabalak mo sa buhay. Maraming salamat, sir. You're welcome. Sige po. I'll see you next class. Okay. Aling baby! Oh, Glenn, bakit? Ayos na ho, electric fan nyo. Oh? Subukan nyo. Gawa na talaga yan? Oo. Dali ako kung bayad, ha? Garantisado yan. Oh, pakihat dito sa bahay at di ko kayang buhatin eh. Ang bala. Yes, sir. Tay, ang haga mo namang sumipsip kay Mr. Magno. Tay, upo ka kaya muna. Nainom na ba gamot mo? Ayoko ng away. Kami rin naman eh. Good students ata kami, ha? Oo nga. Ano ba ang problema niyo? Wala kaming problema. Ikaw ang may problema. Galit kami si Sipsip. Hindi ako Sipsip. Talaga lang, ha? Diploma lang gusto ko. Huwag niyo akong papakilaman at hindi tayo magkakaproblema, ha? O kasi, si Amri sa'yo nag- Ikaw kasi! Kasi sabi sa'yo eh! Sakit mo na. Eh kung kaibiganin lang kaya natin. Oo, mukhang matalino pa, no? Tayo makukopihan. Pwede rin eh. Pwede, pwede. Para marami rin tayong magamit sa mga project natin, no? Pero kasalanan mo talaga, ikaw nag-umpisa. Ikaw, eh. Ikaw nag-umpisa nun eh. Ikaw. Hmm?
Aryo, inom ka muna. Nagkabala ka pa, salamat. Kaya mo pa ba? Mahirap, pero kakayanin. Pare, ano problema? Nagkatampuan kasi kami ng kuya. Bakit naman? Pati daw kasi problema ng mga kaibigan ko, pinakapasan ko pa sa kanya. Pero huwag mong intindihin yun. Ganun talaga yun, pero magkakaayos din kami. Kaya mo, pag nakahanap ako ng trabaho, magtatabi ako para mabayaran kita. Alam mo, hindi mo naman utang sa akin yun eh. Utang mo yun sa kuya ko. Tsaka mo naisipin yun. Tsaka na ako babawi sa'yo pag nasa abroad ka na. Ikaw talaga. Ang galing mo talaga magplano, no? Siyempre naman. Ikaw lang naman matalino sa atin eh. Tsaka pag ako nag-aral, sigurado dudugo ang utak ko dyan. At least sa'yo, ising-isi lang lahat. Tsaka alam ko naman hindi mo ko makakalimutan pag nakapag-tapos ka na eh. Eh, tuloy mo na yan. Tuloy mo dyan. Matutulog? Wala ka na muna matulog. Matagal pa itong ginagawa ko. Inubos na yung ipon natin. Alam ko. Naiya na nga rin ako dumilihin siya kala paring Lito eh. Nagkasama pa sila ng loob ng kuya niya. Hindi na rin ako makahingi sa amin. Nangarap na rin kasi yung kapatid ko eh. Sana nanay rin yung sumagot sa gastos. Naya na nga rin ako dumilihin siya sa amin eh. Kaya mo. Diskartehan na lang natin to. Ayos na po ba yung gamit ko? Kumpletong-kumpleto na. Yan. Nag-aaral ka bang mabuti? Opo, Tay. Sabi nga po ng teacher ko, matalino raw ako eh. Naks naman. Nakakatuwa ka naman. Manang-mana ka talaga sa akin. Tay naman na yabang. Siyempre po, mana rin ako kay nanay. Kasi po, pareho kayong matalino. Kaso, alam niyo, Tay, tinutokso ako ng mga kaklase ko. Ba't ka naman tinutokso? Kasi daw po, pareho pa daw po tayo nag-aaral. Anong sabi mo sa kanila?
Eh, sabi daw po ng teacher ko, huwag ko daw po silang pansinin. Kasi daw po, wala sa edad ng tao kung kailan nila gusto mag-aral. Correct. Sige po, liga na po. Tama. Oh, maliit ka pa. Tara na. Na bukas ng umaga. Talaga po, sir? Yes. Ano tawag mo dito? Hindi ganun kalaki ang sweldo, pero mapagtsatsagaan mo na. Ayos po sa akin maging student assistant, sir. That's good. Do your job well. Hindi ko alam kung paano ko kayo papasalamatan. You don't have to thank me. Basta gawin mo lang na mabuti ang mga ginagawa, okay? Kakayanin ko po, sir. Go back to work. Come on. Thank you po. Ayan, para sa'yo yun, ha? Okay po. Gusto mo pang juice? Sige po. Yeah. Sindihan na natin ang iyong ensaymada cake. Nana. Alright. Kapag-wish ka na. Opo, tay. Anong winish mo? Sana po, mas maging masaya tayo. Kahit walang cake at saka maraming handa? Tsaka na lang po, pag may pera na tayo, tay. Tsaka, paborito ko naman po itong ensaymada eh. Sige, kukuha na ako ng mga platito, ha? Seryoso na, anak, ha? Wala kaming regalo ngayon. Okay lang po, tay. Basta po ang importante, magkakasama-sama tayo. Ay, siya nga po pala, tay. Gawa na po tayong homework. O, sige! Hiwain ko na. Alright. Yan po. Una po nating gawin ay yung math. Tapos po, isunod po natin yung science. Tapos? Tapos, kami naman po ni Inay ang gagawa nung makabayan. Eh, hindi po muna tayo kakain. Eh, busog pa naman po kami. Mamaya na lang po. Sige na nga. Liligpit na nga ulit ni Nanay ito. Sige na. Sige, mamaya na lang daw. Mag-juice muna kayo. Sige. Tay, simulan na natin. Halika, sige. Ah, bigat-bigat muna, grabe. Tika po. Hala. Hala. Sa tingin mo ba, tama ito? Nakasulat kasi dito, to expand a Boolean expression formed by the product of a sum. Itong part na to. Pwede, pero parang may kulang, parang may kulang ba? Ayos naman yung sinasabi dito, kaso lang, may mali yata sa sinasabi natin. Kasi sa tingin mali yung nabasa mo. Itong formula na to, dapat itong sundin. Dapat ito yung nauna dun sa unang part ng formula. Pwede. Pwede, diba? Finals na next week. Sir, chicken feed lang sa amin yan, no? Nakakuha na nga kami ng leakage. Uy, ano ka? Mamaya, maniwala si Sir sa mga sinasabi mo. Biro lang yun, si Sir pa. Bilib yun sa galing natin, eh. That's enough.
Kahit finals next week, I want you guys to work hard on this project. Yes, sir. Huwag kang mag-alala, sir. Nandito si Glenn, kasama namin. In on the bag, sir. Oh, Santa Maria. Sir. Are you on track? Sir, may kailangan pa kaming bilhin na pyesa, pero mukhang makakaya naman. I want you guys to win this competition. Pero sir, meron ba kayong barong Tagalog? Bakit? Eh, yun po yung susuotin niya sa award ceremonies, di ba? Kayo talaga, puro kayo yabang. Baka mamaya walang binatbat ang project natin, ha? Anong walang binatbat? Magaling ata advisor natin. Thank you. Okay, you have to excuse me. Bakit, sir? Aba, titignan ko kung uubra pa yung barong ko sa baul. Sige, sir. Sige, sir. Ingat kayo. Ingat. Ingat po. Ano? Review mo na yan. Nasaan na ba si LG? Wala pa ba? Nakaila Gio yun. Nabibili kasi maglaro ng computer dun eh. Sunduin mo na kaya. Gabi na. Maya-maya. Sigurado ko hinihintay lang yung tumila ang ulan. Pauwi na rin yun. Oh! LG, ano nangyari sa'yo? Ano nangyari sa'yo, ha? Kuha ko ng tuwalya. Sandali lang. Bilisan mo. Kasi sumugod sa ulan. Ha? Eh, Tay, baka po hinahanap niya na ako eh. Nagkuha pa po ako ng homework. Pumasok ka na. Ito, palit ka na ng damit. Hindi ka. Talaga naman itong batang to, oh. Ano na yan? Ito. Kwarto. Halika na. Liz. Glenn, gumising ka! Glenn! Glenn, gumising ka, si LG! Huh? Yes, son. Inaapoy siya ng lagnat. Sandali, kukuha akong bimpo. Diyan ka lang pala eh. Kanina ka pa namin hinahanap eh. Hoy! Problema ka ba? Oo nga pala, napasa na namin yung project. Bukas na nga yung judging. Oo nga, nakita nga namin yung ibang entries eh. Walang binatbat. Oo nga, siya nga pala, sumahag ka na nga pala eh. Oh, ba't hindi mo kaya bayaran tuition mo para wala ka ng problema sa finals? Oo nga. Is there something wrong? Sa ospital ang anak. Ano nangyari? Ano nangyari sa anak mo? Napulmonya. Ha? Kumusta naman siya? Na-confine. Kailangan na alagaan ng gamot. Eh, paano yung gastos? Paano yung tuition fee mo? Ngayon ka pa bibitaw? Magmamarcha na tayo? Oo nga. Ano gagawin mo ngayon? Hindi ko alam. Lisa?
Lisa! Lisa! Ito na ang simula ng bago nating buhay. Wow! Hi! Di ba? Ako, Glenn, talagang pagmamalaki kita. Alam mo, kundi dahil sa inyo, ang anak natin. Hindi ako magkakaroon ng lakas ng loob at determinasyon para magbalik sa pag-aaral at makapagsumikap na makapagtrabaho ulit. Hindi nga malayo na napansin nila Mr. Magna at ni Lito ang aking pagsisikap. Pero alam mo, lahat ng ito, ginawa ko sa inyo dahil na mahal ko kayo. Glenn, mahal na mahal ka rin namin. Pupunta ka na ng Singapore next week mamimiss ka namin. Oo nga eh. Napansin nga ng recruitment officer ko yung college project ko eh. Hindi nga siya makapaniwala na gawa yun ng isang Pinoy. Hindi nga rin siya nagdalawang isip na ipadala na ako sa Singapore. Teka, nasaan nga pala si LG? Si LG? Baka nasa... Yay! Surprise! Congratulations! Teka. Bakit may cake? Hindi ko naman birthday. Hindi mo birthday, pero may bago kang buhay. O diba? Sige, tay! Hipan mo na po yung kandila! Teka, baka masunog ako niyan. Hindi po. Yay! Congratulations, Santa Maria! Ano po yung wish niyo? Parang hindi ko na kailangan sabihin sa'yo. Pero anak, ipinapangako ko sa inyo na magsisikap ako at magtatrabaho ako ng maigi para matupad ang lahat ng pangarap natin. Para maging maayos ang bagayang hawa na ang buhay natin. Oh, picture muna. Mamaya magkaiyakan sa kayo eh. Alright, picture. Okay, game. Okay, 1, 2, 3. Yeah. Okay, kain na. Sige, kukuha lang mga plato. Yes. So, maraming salamat. Wala ka naman, Santa Maria. O kayo, tularan niyo to, ha? Okay, game. Unang. Sa aking padala, kayo'y